Magandang araw mga bay. Sa video ito, pag-uusapan natin yung mga bagay na kailangan tatandaan natin mga beginner bikers before, during, and after ng ride para masulit natin yung riding experience natin. Okay, first, dapat check natin yung mga pakiramdam natin. Ako, kung masama ang pakiramdam ko, hinihingal ako ng walang dahilan, nahihirapan akong huminga, may lagnat ako, mabigat yung katawan ko, hindi ko na pinipilit mag-ride sa araw na yon. Instead, pinapahinga ko yan or pumupunta ako sa doktor right after na mag-open yung mga offices nila para naman maagapan agad kung ano man yung nararamdaman ko. Hindi yung ipipilitin ko tapos at the middle of the ride, bigla akong mag-collapse doon, liability ako doon. Or pag wala nakatulog sa akin, baka matiki ako dahil sa aking pagiging sportsman. Ayaw ko mangyari yun. So, yeah, first yan. Next is, dapat check natin yung mga bikes natin. Kung in good running condition siya, check mo yung brakes, kung titigil ka, kung pinihit mo, kasi pagka diretso ka lang, to stairway to heaven or highway to hell. So, dapat, pag kailan mo tumigil, pag pihit mo, tigil siya. Good yun. Next is tire pressure. Check mo kung tama yung hangin doon sa yung gulong. Minsan sa mountain bikes, makakita ka doon ng 35 to 65 PSI. Depende sa timbang mo, lagyan mo na hangin. Dapat komportable ka. Kasi pag sobrang konti yung hangin at kakapit ng sobra sa kasaga o sa pinapadyakan mo, more effort yun. And then, pag more effort, panalas pag ka na maaga, hindi mo ma-enjoy masyado yung ride mo. Maaga, umi ka. Agad-agad. Next is yung drivetrain. Kailangan swabe yung drivetrain mo. Kailangan pag-cambio mo, pasok ka agad. Pagbalik mo, pasok din. Tapos, hindi yung mga tunog-tunog. Hindi na tunog. Pag hindi tayo marunong magtunog, matagad tayo sa ating trusty na bike doctors. Yung ating mga bike mechanics. Dito sa Digos, meron dyan si Spring. Ang tinatawag na sa Jolens. At si Sir Alan, dyan malapit sa Ramian. Okay yan sila. Talagang tinuturuan at tinutulungan nila tayong maayos ang tono ng ating mga drivetrains. Next is, check natin kung maayos yung pagkakapihit ng mga bolts and nuts ng ating mga bisikleta. Kasi, pati feel niya, bike ka na. Parang feel mo na, aakit ka. Tapos biglang kumalas yung kung ano-ano dyan, na-disgrasya ka. Diba? Dahil hindi mo na-check yung mga bolts and nuts na kailangan mong pihitin na maayos. So dapat, safety first. Check mo na ang sarili, check mo na ang bike. Next is, dapat independent ka. Hindi yung independent na walang jowa. Independent in the sense na pag nasiraan ka, nag-aabriya ka sa daan, kayang-kaya mong solusyon ang abriya na yon. For example, may talaga spare tubes. Yan, naflatan ka malayo sa vulcanizing. Vulcanizing shop, spare tubes. Hand pump, yung pambomba. Kain. Importante yun. Dahil habang tumatagal, binaburn ng katawan mo yung fuel niya. At pag na-deplete yun, hindi makakabuti sa yung riding experience yun. Dapat meron kang at least saging man lang. At least biscuit man lang. At least candy man lang. Yung iba sanay na nawala. Pero ako, nagdadala ka talaga ako ng ganun kasi beginner nga. Madali ako magbuto. Kailangan ko magdala ng mga ganun.
kung magbabike ka at kung medyo makakalayo ka. Kasi in case of emergency lang, diba? At least hindi ladies lang magtataka sa ano ba yung tao yun. Dapat alam nila kung ilang oras ka magbabike, anong oras ka makakarating doon, at anong oras ka makaka-uwi. At kung malilate ka ng uwi, sabihin nyo naman sa iyong mga housemates or sa iyong pamilya or sa loved one nyo na malilate ka ng uwi, medyo nagka-happy-happy lang para hindi ka biglang ma-report as missing person. Next is, dapat you should wear the proper attire. Hindi yung ang init-init, naka-hoodie ka, tapos kapal-kapal. Well, kung trip mo yun, walang pipigil sa'yo. Pero ako lang din naman, kung mainit na mainit. Short sleeves na mainit na mainit talaga. Yung Aerie SM ng Uniqlo. Or pag hindi naman short, very short rides lang naman, nag-cycling jersey ako na short sleeves. Minsan nga, gabi na ako mag-ride para hindi mainit. Medyo may kalamigan naman, pwede ka magdala ng windbreaker or pwede ka magsuot ng long sleeves na cycling jersey. Tapos, next is yung optional. Dapat alamin mo yung ruta mo. Kasi pag di mo alam yung ruta mo, minsan na overestimate mo yung kakayahan mo. So pag alam mo yung ruta, at least na-assess mo kung kaya ko pa to. Pag ma-assess mo din kung meron mong pagkain ang dating mo doon, kung meron mag tubig doon, kung meron magbibilhan ng tubig doon. Kasi may kilala ako, malapit na siya sa destination niya. Kaya alam, wala na siya ang tubig, wala ko na magbibilhan ng tubig at pagkain doon. Hindi niya natapos, uwi siya. Kaya yun, hassle sa riding experience mo. Next is, depending on your faith, we pray. Basta kami, we always pray for safe rides and safe returns. Not only for us, but also for those na makakasalamuhan namin sa daan. Yung mga turista, na sana maging considerate sila sa daan kasi may malilitan talaga kami. Unting ganun lang yari. Next is, very important, be nice. Be nice sa ibang bikers. Be nice especially sa locals. Be nice doon sa lahat ng mga kasalamuha mo sa daan. Sa mga sasakyan, maliit man o malaki, sa mga motorsiklo. Be nice lang at very important, follow traffic rules. Yan. Hindi porket bisikleta tayo, hindi na tayo susunod sa traffic rules. Kasi pag hindi nyo sinunod at nagkaroon ng abriya dyan at tayo may dahilan, masama yun. Say, may buntag, may unto, ng gabi, and mostly they will return the greetings and return the smile, and it makes us a little bit, you know, happier while riding. This one is very, very significant. You have to enjoy mo lang. Mahirap, akyat, enjoy mo lang. Patag, ayun, so enjoy yun. Pababa, lalong enjoy. Hindi lang yung ano, masyadong pababa na lahat at ayan. Enjoy mo lahat ng experiences. Minsan, yung isang ruta, hindi mo babalikan yan in months. So, pagpunta mo doon, enjoy mo siya kahit gaano siya kahirap. Pero huwag pipilitin kung hindi kaya. Safety first. After the ride, kailangan mong mag-recover. Kailangan natin mag-recover. So, during the recovery, we have to hydrate or rehydrate ourselves. Hindi na tubig, hindi na mga electrolytes. Yung pang-rehydrate talaga. Next is, kain tayo ng maayos. Kain tayo ng may carbs. Ako, kumakain ako ng may carbs. Kumakain ako ng lean protein, kaya ng chicken. Mas madali, mas madali. Also, kung may onting budget ako, massage. Para naman may relax na konti yung ating mga kalakalanan. And the last thing is, sleep. Take a nap. Alright, ganun lang. This is Bonching Biker. I'll see you on the road. Don't forget to like and subscribe.